kusina! So, para sa ating recipe for today, hindi naman to dessert recipe, pero gagamit ulit tayo ng saba. So, para sa ating recipe for today, it's merienda time. O kaya naman, pwede mo rin siyang gawing pang negosyo. So, this time, gagamit ako ng 8 piraso ng saba, medium size, o kaya pwede rin yung large. Tapos, dapat yung pipiliin ninyong saba ay hindi siya ganun kahinog. So, ayan mga kakusina, dabalatan ko na itong aking saba. Tapos, gagamit lang tayo ng chopping board and kutsilyo para hihiwain natin to ng paslant. So, kapag hiniwa natin to ng paslant, dapat yung laki niya or yung kapal ng ating saba, siguro mga 1/2 inch kahit papano. Para pag niluto pa natin siya, hindi naman siya madudurog. Ayan. So, hihiwain ko lang to mga kakusina hanggang sa maubos ko lahat itong ating mga saba. And then, ilalagay ko siya ulit dito sa ating mixing bowl. And then, kapag nahiwa na natin lahat yung ating saba ng ganito kakakapal, isiset aside muna natin to. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung iba pa nating mga ingredients. Ayan na mga kakusina, so nahiwa ko ng lahat yung ating saba, isiset aside ko muna to, tapos i-ready naman natin yung iba pa nating mga ingredients. So para sa iba pa nating mga ingredients, sa isang kawali, maglalagay lang tayo dito ng 1 cup of white sugar. So kung wala ka namang white sugar, pwedeng-pwede kang gumamit ng wash sugar para kapag niluto natin to, hindi naman ganun ka-dark yung kalalabasan ng ating recipe. Kapag nailagay na natin yung ating 1 cup of sugar dito sa ating kawali, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan in low-medium heat para maiwasan yung pagkasunog ng ating sugar. Tapos, lulutuin lang natin to hanggang sa makita natin na nagme-melt na at nagkukulay brown na yung ating sugar. Yan. So, in short, ikakaramelize natin yung ating sugar dito sa ating kawali. Tapos, mga kakusina, kapag nakita ninyo na nagme-melt na siya, ayan, tutulungan nyo na to ng inyong spatula, imi-mix-mix nyo na siya para mas mapabilis yung pag-melt ng ating sugar. Ayan na mga kakusina, so nag-melt na yung ating sugar. Kapag ganito na yung nakikita ninyong consistency ng ating sugar, pwede na tayong mag-ready ng 2 lata ng 370 ml of evap milk. Yan, so kapag ganito na siya, hihinaan nyo muna yung inyong apoy. Tapos, dahan-dahan nating isasalin dito sa ating kawali yung ating evap milk. So, bali 2 cans to mga kakusina. Ilalagay nyo siya batch by batch para hindi tayo mahihirapan i-mix yung ating sugar. Tapos, kapag nailagay nyo na yung inyong evap milk dito sa ating sugar, mapapansin ninyo na medyo mamumuo yung inyong asukal. Pero, huwag kayo mag-aalala kasi kapag nailagay na natin yung ating evap milk lahat dito sa ating kawali, ilalagay natin on high flame yung ating apoy, tapos makikita ninyo na mag-melt ulit yung ating sugar. Yan, so ilalagay ko lang yung evap milk dito mga kakusina, and then after nun, kapag nakita natin na kumukulo na yung ating mixture, pwede na natin ilagay dito yung mga hiniwa natin at sinet aside natin kanina ng mga saging na saba. Ayan na mga kakusina, so kapag kumukulo na yung ating evap pati yung sugar mixture dito sa ating kawali, ilalagay na natin yung mga saba na hiniwa natin kanina. Yan. So kapag nailagay na natin to dito, tatakpan lang natin to at hahaluin, tapos lulutuin lang natin siya for about 20 to 25 minutes. Pero this time, hihinaan nyo na yung inyong apoy. So, mga medium heat na lang. Tapos, mapapansin ninyo mamaya na medyo kakapal yung consistency ng ating evap, pati yung sugar mixture. Yan. So, habang hinahalo natin to at hinihintay natin na maluto yung ating saba, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel, at kung meron ka ring Instagram, i-follow mo na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mo rin matuto pa ng iba pang mga recipe o kaya naman gusto mo mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andiyan lang yan sa ating Facebook page. And yes, kung hindi ka pa pala nagsusubscribe sa akin channel, please click subscribe button and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga easy and yummy recipe na ina-upload ko every other day. And yes mga kakusina, pwede nyo rin pala itong lagyan ng cook na tapioca or sago. Yan, maya-maya mga kakusina, mapapansin ninyo na
medyo nauubos na yung liquid dito sa ating saba. Yan, so kapag naluto na natin to for about 20 minutes, pwede na rin tayong mag-add dito ng 1/3 cup of grated cheese. Kapag nailagay na natin yung ating 1/3 cup of grated cheese, lulutuin ulit natin to in low-medium heat for about 5 minutes. Tapos makita ninyo na medyo wala na talaga yung liquid na inilagay natin dito. Pero nasa sa inyo pa rin yun kung gusto nyo naman ng medyo may sauce or medyo may caramelize yung inyong saba, pwede nyo namang lutuin na lang to for about 20 minutes. Yan, so lulutuin ko pa to mga kakusina, tapos ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy and yummy saba recipe. Ayan na mga kakusina, so luto na yung ating recipe. Isasalin ko na lang to sa aking lagayan, tapos pwede na natin tong i-enjoy. Ayan na mga kakusina, tapos na ang ating Cheesy Banana Caramel Delight. I hope na nagustuhan mo yung ating video. Kung nagustuhan mo yan, please like and share this video. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat i-upload kong mga videos. Ayan lang mga kakusina! Thanks for watching and enjoy this video!